Hi guys! Welcome back sa aking channel. So ngayon is mag-unbox tayo at mag-review ng isang Panasonic refrigerator guys. Itong Panasonic refrigerator na to is 2-door at bottom freezer. So sa color naman guys, ang nakuha natin is silver color. So ayan, tara, samahan niyo ako at i-review at i-unbox natin itong product ng Panasonic refrigerator na to guys. Ayan, so na-quick unbox na natin guys. Okay, so ang model na nakuha natin, Panasonic NR-BC360X. Ang model na ito ay meron siyang apat na Econavi sensor guys. So meron siyang light sensor, door sensor, room temperature sensor, at internal temperature sensor. Ayan guys, kung dati ang back panel niya, andito ang condenser guys. Sa mga newer model guys, wala ka na makikita ang condenser coils dito sa back panel niya. Ayan, so tanggalin muna natin yung plastic na nakabalot sa power cord. Okay, so itong ref na to guys is nasa 11.3 cubic feet na siya. So medyo malaki na siya guys. Okay, so sa dimension naman, meron siyang 601 by 656 by 1785 mm. Para magka-idea kayo kung gaano kataas itong ref na to, ang height ko is 5'9". Ayan, sinukat ko. Mas mataas pa sa akin itong ref na to. Okay guys, ito guys is 2-door and bottom freezer siya. No frost inverter refrigerator. Okay, so sa unang gamit guys, ito is kailangan open muna natin siya ng 1 hour na ang settings is nasa full high temperature lahat. So bago natin nilagyan ng mga laman, leave muna natin siya ng mga 1 hour. Then, saka natin i-adjust lahat sa medium settings yung kanyang mga temperature. Okay, so dito sa harap makikita nyo dito yung kanyang control panel. So nandito na yung Econavi, Prime Fresh, Quick Freezing, Fridge Control Button, Prime Fresh Control Button, at saka Freezer Control Button na rin guys. Okay, so punta naman tayo sa kanyang efficiency. So ito guys, ang inverter na to is up to 40% less energy siya. Okay, so pag gumagana naman yung kanyang Econavi, up to 10% ang kanyang less energy. Okay, so take note guys, ang Econavi is gagana lang siya sa medium settings guys. At saka, gagana lang ang Econavi once na na-reach na niya yung kanyang desired temperature. Ang pagbukas at pagsara ng pinto at liwanag sa loob ng refrigerator ay nade-detect ng Econavi. At dahil dyan, automatic na siya nagko-control para makatipid ng ating energy. Ayan guys, so ilan lamang yan sa mga features ng Econavi para sa Panasonic refrigerator na to. Okay guys, so ngayon is check naman natin kung ano yung mga parts and section dito sa loob ng ating ref. So una natin gagawin is tanggalin muna itong tape bago natin bubuksan. So ngayon, makikita nyo yung handle is nasa loob na guys, embedded na siya. Hindi na yung usual na mga naka-usli na katulad ng mga old model. Okay, dito sa part na to is yung kanyang bottle shelf. So, pwede maglagay ng mga soft drinks na mga 2 liters, kasyang-kasya na. Itong part na to is egg tray section. Then, sa part na to is lagayan ng mga dairy. At dito sa taas is yung kanyang egg shelf section. Okay, dito naman tayo sa section na to. Dito is yung kanyang LED lamp. At dito naman sa baba ay yung kanyang glass tray na movable. Dito sa baba guys, dito sa section na to, itong part na to is yung kanyang vegetable case. So pwede kayo maglagay ng mga vegetables. And then dito naman is yung kanyang prime fresh case. Okay, dito sa prime fresh case is pwede magstay ang mga 1 week ang inyong mga meat or fish pagkagaling sa freezer case. Okay, so dito sa loob ng prime fresh case, makikita nyo, meron pa siyang layer dito sa loob niya. So pwede kayo maglagay dito at mag-store ng kung anong mga ilalagay ninyo. Okay, so punta naman tayo sa bottom freezer niya. Nakita nyo, embedded na rin yung kanyang handle. Okay, so buksan na natin. Ayan, so ito ang makikita sa loob ng bottom freezer. Okay, so check muna natin kung ano yung mga parts dito sa loob ng bottom freezer. Meron tayong glass tray, meron tayong ice maker, meron din tayong ice cube tray, at ang kanyang ice box. Ayan. So dito guys, meron din glass tray dito sa ilalim at ang kanyang freezer case. Dito naman sa side ng door, ang nakalagay sa kanya is yung kanyang extra shelf. Okay, so itong ice maker na to guys is pwede naman siyang move. So movable siya. So kahit saan nyo gustong ipwesto, pwede yung left, pwede sa right. Okay guys, so dito sa ilalim sa bottom freezer niya is no frost siya guys. Okay, so kunin muna natin yung ating pan water evap
na i-install natin sa kanyang likuran. Ito ang magsisilbing tagasalon ng mga moist mula sa ating evaporator pipe. Okay, so tanggalin muna natin ang balot ng pan-water evap bago natin ikabit sa likuran. Ayan, so dito natin ikakabit sa likuran. Ikakabit natin dito sa ilalim ng evaporator pipe. Ayan. After may insert sa ilalim ng evaporator pipe, install nyo naman yung kanyang pan-water evap doon sa kanyang hook at i-press ng magkabilaan. Kailangan tumapat siya sa butas para maipasok yung pan-water evap at may safe na ilock. Okay, so tanggalin muna natin yung mga lamang papel dito sa loob. Ito is yung kanyang warranty card. At yung isa naman is yung kanyang operating instructions. Ayan guys, so ready na. Pwede na natin i-plug dito sa outlet. Ayan guys, so nakabukas na siya. At ito na yung ating control panel. So yung mga LED, bumukas na siya sa unang plug natin. Okay, so kailangan i-adjust muna natin sa maximum settings para sa first 1 hour natin guys. Okay, then after 1 hour, ilalagay naman natin siya sa medium settings. Okay, so bakit nga ba natin ginagawa to guys? Dahil ito yung advice ng ating dealer guys kung saan tayo bumili ng Panasonic refrigerator. Okay guys, so tingnan naman natin dito sa loob. So ganito ang magiging itsura niya guys pagka nakabukas na yung ating LED lamp. Bagay na bagay dito sa kanyang fridge room. Okay, so i-check naman natin yung kanyang freezer room guys. Okay, so dito sa baba makikita nyo ayan. So yan guys is bukas na. Wala nga lang siyang LED lamp dito sa baba. Pero overall guys, para sa akin is magandang klaseng refrigerator na ito guys. Okay guys, so after an hour, dito sa fridge room, nilagyan na natin ng mga laman. So ngayon guys, is check natin kung ano magiging itsura so dito sa loob. So yan guys, so dito sa fridge room at dito sa lagayan ng mga gulay or dito sa vegetable case niya, kung ano yung magiging itsura at fresh na fresh siya guys. So guys, sa kanya namang prime fresh, ayan, pwede kayong maglagay ng meat or fish dito sa loob. So titingnan natin guys, ayan. So yan yung mga nilagay natin dito sa loob guys. So kaya niyang i-maintain ito guys ng about 7 days na nakalagay dyan guys. Okay? So parang extension na rin doon sa ating freezer room. Pero hindi siya ganong katigas na katulad ng freezer room. Okay, so pumunta naman tayo sa kanyang freezer room. Okay guys, so buksan natin at tignan natin kung ano yung magiging outcome pagka mayroon na siyang laman. Okay, so tignan naman natin dito sa section ng freezer case. Ayan guys, so nilagyan na natin ng mga meat at naging frozen na siya. Okay, so pumunta naman tayo dito sa kanyang ice maker guys. So dito sa kanyang ice tray, makikita nyo, nilagyan na natin kanina guys. So medyo bumubuo na siya at magiging ice cube na siya guys. Ayan, so yan na yung ating freezer room guys. So ayan guys, yung ating review sa Panasonic refrigerator na to. Hope you like the video. Please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit that notification bell para kayo lagi updated sa mga videos na i-upload ko pa guys.